Hello po sa lahat ng mga parents dyan at mga estudyante na kukuha ng DSWD cash assistance. Ngayong araw guys, mag-update po ako sa inyo kung saan pwede mag-register online sa DSWD. Ayan. Dahil meron tayo mga probinsya na hindi pwede makapag-register online. Almost 10 mga probinsya ito. Kaya ngayong araw ng Martes, mag-update po ako sa inyo kung anong mga probinsya ang pwedeng mag-register online at hindi. Punta tayo sa Google Chrome. Sa search bar, click ang facebook.com. And then kapag andito na tayo sa ating YouTube sa ating Facebook account, click sa search bar DSWD cash assistant. Ayan, yun yung lalabas, DSWD educational assistance. Tapos maraming mga page dito. Huwag kayo basta-basta mag-click dyan. Baka maling page ang inyong mapuntahan. Ang i-click nyo ang pinaka-itaas na may likes na 200,000. Click nyo lang yung page na yan. At pagkatapos, scroll down. Make sure nakapag-like na rin kayo dyan. At hanapin ang register online. Ayan, ito na yun. Sa September 10 ang susunod na payout. Tandaan na walang walk-in sa DSWD offices. Ayan. At i-click natin yung requirements. Ang mga requirements nito, certificate of enrollment, dapat meron na kayo yan. Authorization letter kung hindi makakapunta sa pag-apply. Valid IDs ng parents, guardian, at college students or vocational na kukuha ng cash assistance. Ngayong buwan, magsisimula ang payout. Nagsisimula ito noong August 20, 27, September, at susunod na September 10, 17, at 24. Okay. Next natin i-click. I-click natin ang link na nakalagay sa itaas, yung kulay blue na yan. At after nyo maklik ang link na yon, ito ang inyong makikita. Online registration, narito ang mga links dito sa DSWD para sa educational assistance ng mga estudyante. Ayan. Ayan kay DSWD Erwin na TOEFL, hindi na tumatanggap ng mock-in applicants sa pamamahagi ng educational assistance at sinasabi rin na uunahin ang mga nag-registro online. Yan, uunahin daw ang nag-registro online. Probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Batanes, Calabarzon, Western Visayas, Region 10, Region 11, at Region 12. Yung mga region na aking nabanggit, yan yung mga rehiyon na pwedeng mag-register sa online. At meron tayong apat na rehiyon na nakalagay no longer accepting responses. Ayan. So, hindi kayo makapag-register niyan. Yan ang mga probinsya ng una, NCR, Mimaropa, or Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Region 7 at Region 9. Meron na mga dalawang probinsya na temporary unavailable. Yan ang probinsya ng Aurora at Bataan. Meron din mga probinsya na unavailable. Yan ang probinsya ng Region 5. Ayan. Tapos may dalawang probinsya na temporary suspended. Yan ang probinsya ng Bulacan at
Angkor Region. Angkor Region, guys, ay Cordillera Administrative Region. Meron din ng probinsya na temporary close ang kanilang pagpaparehistro sa online. Yan ang probinsya ng Caraga. Ayan, sana maliwanag sa inyo para hindi na kayo mag-register online at hindi na po kayo magtatanong pa. Aking ipapakita sa inyo yung mga probinsya na hindi makapag-register online. Una, i-click ko muna ang DSWDNCR, itong kanilang link para malaman nyo. Ayan, ito ang nakalagay sa NCR, DSWDNCR, Educational Assistance Online Registration Form, DSWDFONCR. The form Educational Assistance Online Registration Form is no longer accepting responses. Ayan guys, tapos next natin i-click yung Mimaropa. Ayan, Mimaropa. Tingnan natin kung anong nakalagay. For registration for educational assistance of field office Mimaropa. The form registration for educational assistance of field office Mimaropa is no longer accepting responses. Ayan, sana maliwanag po sa inyo. At sunod natin i-click yung Region 7. Ayan, Region 7. Ayan, ito naman sa ni Region 7, Educational Assistance Application Form. The form Educational Assistance Application Form is no longer accepting responses. Ayan, sana maliwanag sa inyo. Next, ay Region 9. The form Educational Assistance is no longer accepting responses. Ayan, tulad din nung na unang binanggit ko na mga probinsya na hindi pwede mag-register online. Next, ang mga probinsyang temporary and available ay yung probinsya ng Aurora at Bataan. Ayan, click natin yung kanilang link para malaman nyo kung anong nakalagay. Disability AICS Virtual Appointment Service. Temporary and available due to maintenance. Ayan. Next, Bataan. And Disability ACS Virtual Appointment Service. Temporary and available due to maintenance. Ayan. Unavailable din. Yung isa pang unavailable natin ay Region 5. Hanapin natin. Ayan, Region 5. Bicol Region yata to. FOIAICS Educational Assistance Scheduling. This link is unavailable. We have detect malicious activity since this is causing heavy traffic on our server, which is why the system took down its page temporarily to avoid a security breach. We will investigate further about this issue and please wait patiently this till this problem resolved. Ayan, meron silang problema dito kaya hindi pwede mag-register online. Tapos sa tatlo pa. Isang temporary suspended ay ang Bulacan. Bulacan. Temporary suspended yung kanilang pag-register online. Bulacan Educational Assistance. Paunawa, pansamantalang inisuspende ang pagtanggap ng online registration para sa educational assistance upang mabigay daan sa verification ng mga naunang applications. Ayan, para mabigay daan sa verification kaya hindi pa pwede magpara register online dito sa Bulacan. Next ay ang CAR, Cordillera Administrative Region. Ito yun. Okay, ito yung nakalagay sa Cordillera. Paunawa, pansamantalang ititigil muna ang pagtanggap ng education ng application para sa educational assistance, walk-in at online. Kasalukuyang nililinis ang listahan ng mga naunang nakapagparehistro para sa programa upang maiwasan ang duplication. Ayan, kaya hindi pa sila makapagpaano ngayon.
pa-register online. Sunod, ang DSW Carga. Alam natin kung anong nakalagay. Ayan. Due to the influx of registrant applicants, the agency will temporarily closed in accepting applications to provide time to review prior application and their documents. Rest assured, we will be back the soonest possible time. Thank you. Ayan din pwede makapag-register online sa may Caraga region. Ang mga probinsya na pwede lang makapag-register online ay gaya ng Cagayan. I-click natin yung kanilang link para makita nyo. Ayan. Ito na nakalagay. Cagayan, information ako sa kliyente. Ang form na ito ay naglalayong makuha ang mga kaukulang impormasyon ng mga kliyente at beneficiary ng crisis intervention section upang mas mapabilis ang pagpaproseso at pamamahagi ng tulong financial. Ayan. Kailangan ng email address. Ayan. Ito yung mga papilapan. Last name, first name, middle name, extension name, pizza ng kapanganakan ng birthday kasarian, contact number, civil status, ayan, relation sa beneficiaryo, barangay na tinitirhan, munisipyo, ulungso na tinitirhan, trabaho, ayan. So hanggang dito na lang ang aking ibabahagi nga video sa inyo. Hindi ko na maaaring i-click ang next dahil wala akong pinipilapan dyan. Dahil mag-register sana ako ngayon. Kaya lang, nakalagay, hindi pa pwedeng temporary and unavailable pa ngayon. Kaya mag-update tuloy ako sa inyo sa susunod na mga araw. Ayan, sana maliwanag po sa inyo ang nilalaman ng video ito para sa pagkuha ng cash assistance mula sa DSWD. Ayan, mag-update din ulit ako sa inyo. Maraming po salamat sa inyong panonood.